Hi everyone! Welcome to another video here at YouTube. And today, gagawa tayo ng isang story time video. And pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa mga kalokohan. Kalokohan namin during our previous relationships. Or yung mga relationship na mga kakaiba or mga relationship na hindi nyo sukat akalain. So, ito yung mga video na alam kong gustong-gusto nyo panoorin yun. Alam nyo naman ang mga Pilipino, mga natural na chismoso-chismosa. At alam ko maraming interesado sa mga ganitong klaseng video. Yaman lang din naman na marami tayong bagong subscribers and marami nagtatanong ng about sa aming mga buhay-buhay. So, naisipan namin na gumawa ng video na to para mas makilala nyo kami. Kung sino ba talaga si Nina and sino ba talaga si Jet. Yes. So lahat ng sasabihin namin nito is naging ano talaga to, tumatak talaga to sa pagkatao namin. And guys, of course, hindi natin maiiwasan na may iba dyan na ito sasabi ko, we're just gonna be honest, straight to the point. Kasi being part in YouTube, isa sa pinaka mahirap na ano is yung maging, of course, yung maging open at ma-open up namin kung ano yung mga past namin. Pero I think it will really help a lot of our subscribers and viewers about dun sa mga naging experiences namin. And maybe you can learn from it. Baka may mga nasa bad relationship kayo na pinagdadaan ngayon, na baka makatulong kami in this way, baka maging inspiration kami sa inyo. Ano yung pinaka-worst thing mo na ano? Kumbaga, ano yung mga pinaka-weirdest at saka pinaka-odd tell-all na relationship? Actually, alam ko na to eh, pero I just want her to let you know guys kung ano yung mga... Eto guys, ha, siguro naman, lahat naman tayo is not perfect. And lahat naman tayo at some point we did something really crazy in our lives, and this is part of our growth process, and this is part of being who we are right now kung hindi namin napagdaanan yun. So yun lang. So kung ano man yung mga masasabi namin ngayon dito sa video na to is just, you know, be open and let it slide. Let it go. let it go. Sige. Okay. Hindi ko alam paano i-start. So, kung napanood nyo yung video namin na yung aming love story, ito, ilalagay niyo yung link sa taas. So, you can click it right after this video. Or pwede nyo yung panoorin muna, then go back to this video. Para alam nyo yung sinasabi ko or makaka-relate kayo. So, I had a first boyfriend nung ako ay... second year college. So, nag-aral ako ng HRM for 2 years. Going back. Only girl lang kasi ako sa family. Tapos yung mga kapatid ko lalaki and mahabay agwat namin. Yung sinundan ko nga si Kuya Victor, yung nasa Canada, is parang 15 years or for 12 years yata yung age gap namin. So, coming to that kind of family, ano, sobrang protective sila sa akin. As in, ano na nga guys eh, high school na nga, may service pa ako. Kulang na lang pati college. Actually, my mom, gusto niya hanggang college, may service ako, diba? Bongga. Kaya lang, syempre ako, nahihiya ako. High school pa nga lang, ay mga kaklase ko, namamasahin eh. Alam mo yun, independent na sila, tapos ako. Binibaby pa rin. Kailangan may service ako, hindi ako pwedeng umalis hanggat. Eh, yung service ko pa nung tricycle. Kaloka. Kaloka talaga. So, yun nga. And then, so nung nag-college ako, dun lang sa Bulacan, which is like 10 minutes away from sa bahay namin, eh, dun sa college na yun, hindi siya actually malaking school. And more on, mahilig sila sa sports yung school ko nung college. So, meron dun... group of guys na may mga edad-edad na, alam nyo yun, masasabi ko na talagang may mga edad na sila kesa sa akin. Nasa ibang section sila pero pare-parehas kaming second year college. Tapos hanggang sa yun nagkatukso-tuksuhan kasi alam niya naman ang lola nyo nung
ewan ko hanggang ngayon naman, isip bata ako eh. So, nung, lalo na nung time ko nung college, di ba, isip bata ako. Hindi ako nagme-makeup noon, guys. As in, tapos talagang pa-keme-keme lang yung mga suot ko noon. As in, imagine nyo na lang yung Nina ngayon na parang 12 years old. Pero ano na, second year college na. Ganon, ganon ang peg ko noon college. To cut it short, nagkaroon ako ng boyfriend noon na varsity ng basketball. So, na-fall in love ang inyong lola. Parang, alam nyo naman, pag first love, diba? So, all out, ganyan, ganon. Tapos, hanggang sa inuwi ko yung lalaki sa bahay namin. Charot. Inuwi talaga, no? Pero, inuwi in a sense na pinakilala ko siya sa parents ko. Sa parents ko. Patay na kasi yung daddy ko, guys. Matagal na din sa mga nagtatanong nga pala. Namatay na siya nung 6 years old pa lang ako. So, I only had my mom, tapos yung mga kapatid ko lalaki. So, pinakilala ko siya sa bahay. And sila mama, kailangan ko ng, anong tawag dito? Mapagtutuunan. So, pinakilala ko siya kay mama, tapos kay kuya, which is, naman sila, naging open naman sila. And tinanggap niya si ng buong buo, ganyan. Eh, hindi naman sa pag-ano, guys, ha. Pero, kasi talagang marami nagsasabi na Beauty and the Beast kami. First oy, love ko na yun. Trailer yun. Nung oy, very timely. Very timely. Oo, Beauty and the Beast kami nung ano ko na yun, yung ayan, yaba. Huwag kayo bagong gupit, guys. Kasi siya, ang laki ng katawan niya, tapos matangkad, tapos maitim, hindi kagwapuhan. Yung totoo, hindi talaga ako mahilig sa mga may itsure, ewan ko ba? Alam niyo, mas... Nung, so ako, hindi ako wala kang itsura. Wala naman talaga. Pinapaniwala mo yung sarili mo may itsura ka. So ito, basta magtatanggap kayo sa mga choices ko nung nakakaloka. Mababa sa yung choice mo. So ano pala ako? Noon nga, pwede ba, can you let it... Can you let me talk first? So, ganon. Kaya, yung mga kaklase ko nung college, tapos si Mama, then si Ate Carla, yung hipag ko na asawa ni Kuya Victor, nasa Canada na sila lahat ngayon. So, si Ate Carla yung kasabwat-kasabwat ko kasi nga, mga lalaki yung kapatid ko. So, pagdating sa mga ganyang love-love, wala akong kakemerot. Kaya si Ate Carla yung naging ka-close ko talaga. I know, Ate Carla is watching Hayate. Huwag mo ikwento kay Kuya lahat. So, yun nga. Kaya, sige, hinayaan nila ako. And hanggang sa tumagal kami ng mga 6 months, 7 months, ganyan. Tapos, syempre alam nyo na, pag may tinatago naman talaga ang isang lalaki, lilitaw at lilitaw kung ano yung ano niya, diba, tinatago niya. Hanggang sa chismis-chismis na yung ano ko na yun, yung ex and first love ko na yun is may asawa nga daw, eh, may anak na nga rin daw, pero... Siyempre, alam niya din yon. And ako kasi, parang so immature pa ako nun and so, parang isip bata. Hindi ko siya makonfront and hindi rin ako masyadong nagre-react dahil never kong nahawakan yung cellphone niya. Pag may tumatawag sa kanya, lumalabas siya ng bahay. So, yung mga instances na yon, parang kung ikaw sa panahon ngayon, mapapaisip ka na. Actually, ako ngayon na, dapat napapaisip na ako, tinanong ko na dapat siya, kinumpront ako na dapat siya, nagkaroon na dapat ako ng hint na totoo yung mga balibalita, ganyan. Pero nung time na yun, hindi. Kasi talagang love na love ko yun. Kung siya tapos, parang ako carefree lang, chill-chill lang, basta I'm in love, you know, whatever happens, ganyan. Hanggang sa one time, hindi na nga siya biglang nagparamdam, ganyan. Tapos, tumawag siya kung ano-anong reason. Ang weird nga, i-question na kulong daw siya, napatrouble daw siya, ganun-ganyan. Tapos yung mga friends niya, nung time na yon na schoolmate ko din, sinasabi na umuwi nga daw yung asawa niya, hindi siya makaalis, kaya hindi siya makapagkita sa akin, hindi siya makadalaw sa bahay. Tapos hanggang sa, nawala na talaga ng communication, sobrang heartbroken ako noon. As in, hindi ko makakalimutan yun hanggang ngayon. So, to cut it short, yung experience ko na yon malaking part yung experience ko na yon na nai-contribute niya sa buhay ko kasi nung time na yon na trauma pala ako. So, yung experience ko na yon is traumatizing sa akin
na in a way na akala ko nakamove on ako, akala ko I'm okay, pero subconsciously talagang traumatic pala talaga siya. Na naging, actually guys, naging ano siya, malaking factor sa mga decision making niya when it comes to relationship, na hindi niya alam na doon pala doon sa situation na yon nagkaroon siya ng distrust sa mga lalaki, tapos nagkaroon siya ng big scar. So mga choices niya doon sa mga next relationships niya, naka-apekto yon dahil hindi naging maganda yung mga sumunod na kabanata. Hanggang sa nag-work na ako sa Manila, so eto, i-ano ko na siya, i-fast forward ko na, papabilisin na natin yung mga pangyayari. So marami ako nakilala while working, pero hindi sila yung mga usual na boyfriend material. Sila yung mga tipong... sobrang matured. Oo, yun. Older than me. Tapos mga matured na talaga sila. Tapos mga businessman, kanyan. Dun sa nangyari sa akin, parang dinala niya, nung experience na yun, dinala niya ako sa kakaibang... mundo. Journey sa buhay ko, sa kakaibang mundo. Na hindi ako naging wild in a way na parang... kung kani-kanino. Oo, na kung kani-kanino, party dito, tapos may makita, sige, go, ganyan. Pero... doon ako sa, in a way na, yung guy is, papakitaan ako ng very caring siya, very accommodating, parang very thoughtful, bigay ng ganito, bigay ng ganyan. So ako, doon niya ako nakuha, na parang, sabi ko, nafe-feel ko kasi na pinapahalagahan ako, na very important ako, kasi yun yung hindi ko nakuha doon sa first ko, guys, diba? Dahil siya nga, sobrang malihim siya sa akin, tapos parang ano ba, hindi siya masyadong thoughtful dahil nga marami siyang tinatago. So yung mga nangyari na yun in the future, parang dun ako naging komportable, and dun ako natuwa kasi bigay dito, bigay dyan, kain dito, kain dyan, tawanan dito, tawanan dun. So to cut it short, yun yung mga naging experiences ko, na not knowing na ganun na pala yung nangyayari sa akin, na meron na pala akong pinagdadaanan na mas malalim pa than being heartbroken from the first relationship. Pero ang nangyayari na pala nun is parang naghahanap na pala ako ng attention and a father figure, kasi nga maagang namatay yung dad ko nun, diba? Kaya mostly nung mga guys na nakakarelasyon ko is older than me talaga. Nung time na yon parang mga 22 ako, then sila 30 plus above, ganyan. Sa psychology, kasi diba nga guys, as you know, nagpa-therapy kami. Ang tawag dun is yung relationship pattern. So, yun yung tinatawag na relationship patterns na naging ugat nun kung bakit. Kaya minsan yung iba nagtataka kayo kung bakit ang naging relationship is... magtataka kayo bakit gusto hindi nagwo-work or paulit-ulit na ang nakukuha ninyong guy is manluloko, or yung nakukuha ninyong guy or napo-fall kayo doon sa guy na nananakit, na parang kahit alam niyo na nananakit, go pa rin kayo. So may tinatawag na relationship patterns yan, and that has something to do with your past relationship or past experiences na nakaka-affect sa decisions ninyo. Yung first job ko sa hotel, receptionist ako, doon ko nakilala si Jep. Kumanta siya doon. Nag-session lang siya, hindi siya regular na kumakanta doon, nag-session lang siya that time. Pero nung time na yon, meron akong boyfriend na si Kemerut. Hindi ko nalang din papalangalanan. Baka magsilitawa ng mga kumag, you know. So, yung may boyfriend ako nung time na yon, which is married, na ano daw, hiwalay daw sila. Pero ano ka ba? Alam niyo yung mga panguto ng mga lalaki, di ba? So, ano, yun nga. Di, okay kami ng boyfriend ko na yon na married guy. Hanggang sa dumating to, si Jep. Nakilala ko siya. Tapos, di ba, sinabi ko naman sa inyo guys na nung unang kita ko pa lang dito, talagang crush ko na siya. Parehas lang tayo na nakikita dun sa mga iba dyan. Hindi siya yung the usual guy. So, basta ako, nag-crush ko na siya eh. Napansin ko yon dahil, parang hindi ko alam.
ano, kilig na kilig ako nung kumakanta siya, tapos nakatingin lang akong ganun, ganyan. Tapos, tinanong ko kagad si Andy, yung manager niya, kung sino siya, kung sino to. Tapos kwento-kwentuhan kami ni Andy nung gabi na yun, nung nag-session siya doon. So, kung hindi nyo napanood yun, guys, ito yung link. You can watch it after this video. Kaya, gusto ko na siya makita araw-araw. May urge na kailangan ko siyang makita para may nararamdaman ako. Tapos, nagta-travel pa ako dito pa Novaliches para makita siya. So, talaga nag-e-effort na ako dahil may nararamdaman na pala ako. Pero, I'm still in a relationship dun sa married guy. Until, parang one day, na-realize ko na hindi na ako masaya dun sa married guy. Parang mali na. So, I confronted the married guy and sinabi ko na parang tama na. Kasi may nakilala ko nga si Jet. Actually, kinuwento ko naman si Jet sa kanya. And he's very open naman eh. Wala naman siyang pwedeng isisi sa akin dahil marriage eh. So, hindi rin niya ako pagmamayari or whatever. So, to cut it short, yun, naghiwalay kami. Ayaw pa nga niya, syempre. Pero, yun, naghiwalay kami. And hanggang sa naging officially na kami ni Jet. Hindi pa ako done and over dun sa first one. Nag-jump na kagad ako sa second one. Which is yun yung very wrong. Kaya naman, nung kami na ni Jet, dito nagsimula yung ano, yung mga times na parang mas lalo akong naging heartbroken. Kasi nung nagkakilala kami ni Jet, siya naman yung parang may something. So, it's your turn.